sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Yung pag-exercise, yung pagkain ng prutas, ng gulay, yung pagkakaroon ng positive attitude, yung pagpa-practice ng tamang sanitation and hygiene. Pero ang isa pa na nakakatulong para malakas yung immune system at humaba yung buhay, magkaroon ng aktibong social life. Ano? Kaya lang ngayon, ang social life ay sa social media. Diba? Yan, magtatawag kayo. Sana wala na yung mga load expiry. Tapos dapat lahat pre-call. Ano? Ang importante ay ito, kung madami kang kaibigan, kumbaga masaya yung buhay, pampalakas din niya ng immune system. May study na ginawa ang Harvard University in 2008 na yung mga positive social attachment. Ibig sabihin, active yung social life mo, pero yung tama, hindi yung aktibo nga yung barkada mo, puro naman basagulero, walang binibi, hindi ganon. Sabi nga, positive social attachment magbibigay protection against memory loss and other cognitive disorders. Para dun sa mga konti lang yung kaibigan, sila yung madalas nagka-heart disease, depression, anxiety. So para maging healthy, so kailangan na talagang may time para sa social life, ano, despite yung busy schedules. So nandiyan yung pamilya, nandiyan yung mga totoong kaibigan. Kung malayo man, pwede mong tawagan or chat online. Importante yan, ano, kasi yung magandang social life nakakatulong din, ano, para magkaroon ka ng positive attitude. Pero sana tama lang, ano, kasi merong iba na nagsosobra. Kasi pag sumobra, hindi na yung socialization eh. Minsan, chismisa na lang. Ayan, yung maging positibo lang. Diba, minsan yung mga kapareho ng field ninyo, nag-uusap-usap, ang daming mga dapat na pag-usapan ngayon, ano. Ano ba yung mga bagong research? Ang daming mga lumalabas na mga tungkol sa COVID, yung mga issue. Kumbaga, nagpapa-stress, pero huwag tayong paapekto. Kasi tingnan natin on the other side para malampasan natin yung pagkalungkot or pagkainip. So, isa pang sikreto na sinasabi ng mga hindi masyado nagkakasakit, yung bang balanse yung pH level. Di ba mahirap yung pagka ang pH ng katawan mo ay hindi maayos, minsan nagkakaroon ng acidosis. Nandiyan yung fatigue, yung hinahabol mo yung paghinga mo, nandiyan yung stomach problem and confusion. So nangyayari yan, yung acidosis, kapag ka mas maraming karne yung kinain mo, mas marami matatamis. Kaya nga dapat mas maraming gulay at prutas. Kasi ito yung may alkalizing property. So, pwede nitong ma-resolve yung imbalance sa katawan. Dun sa acid and alkaline balance, hindi po pwede na mas mataas yung alkaline. May certain level lang, ano. Kasi pagka sumobrang alkaline, hindi rin maganda. Pagka sumobra yung acid, hindi rin maganda. Kumbaga, sa Chinese medicine, yin and yang. Ganun lang dapat nating tingnan. Ayan, ang daming mga pagtatalo dyan tungkol sa alkalinity and acidity. Diba, yung vitamin C, yan, okay yung alkaline kasi hindi makangasim yung sikmura. Pero pagdating sa tubig, pareho lang yun. Sabi nung iba, mas maganda daw yung alkaline. Alam nyo, ang kailangan natin, hindi yung alkaline, mas maraming minerals. Balancing minerals. Kasi pag madaming minerals,
nag-a-alkaline yung tubig at nakakatulong para mapataas yung buffering capacity ng katawan. So ang daming mga pagkain, kumain tayo ng madaming mga talbos, 'di ba? Yung mga green beans, asparagus, carrots, yan, yung pepino, buko, yan, avocado. As much as possible, limitahan natin yung mga processed foods. Isa yan sa nakakaapekto dyan sa pH level natin. Kasi talagang para maging healthy yung katawan, dapat sabi nga, nagpa-function siya midway between completely acidic and completely alkaline. So, ibig lang sabihin, balance pH level. Yun yung importante para maging maganda, mapalakas natin yung ating immune system. Ang isa pa, mamanage natin yung stress. Diba? Ano ba yung nagpapa-stress sa inyo ng matindi? Madami ngayon nagpapa-stress. Ano? Pwede nyo namang wag munang pansinin. Wag na nating isipin muna. Sabi nga, hayaan muna natin na gobyerno yung mag-isip. Kung ang nagpapa-stress sa inyo itong tungkol sa COVID, huwag kayong lumabas ng bahay, huwag kayong pasaway para hindi kayo magkaroon ng sakit. And ang daming mga pwede magpa-stress na kalimutan nyo muna. Ano? Yung iba na daming nanonood na kung ano-ano. Ako napapagkatuwaan kung panoorin yung mga yung fishing, yung pangingisda. Diba? Sa inip ba ang nangyayari? Puro online shopping. Abay, medyo agwanta muna sa ganyan. Ano? Baka magka-problema kayo sa bayarin. Yung mga pwede magpa-stress, kalimutan nyo muna. Alam nyo, sa pag-aaral, yung sobrang stress, tumataas yung chances natin na magkaroon ng bacterial infection. Katulad ng TB. Kaya very essential to learn yung mga relaxation techniques para talagang ma-manage natin. Try to manage stress as much as possible. So kung kayo ay natitense, maglakad-lakad konti, di ba? Sa halip na yaw-yaw kayo ng yaw-yaw, talikod muna. Yan, layo muna ng konti. Makakatulong yun para mas maramdaman mo na relax ka. Tapos yung diet na madaming prutas at gulay, yung pagtulog ng mahaba, makakatulong yan. Yung pagtawa, pagngiti, pero wag masyadong tawa. Ano? Yung nasa lugar, nagre-release yan ng endorphin sa katawan na nag-act as natural stress buster. Yan yung mga kailangan. Isa yan sa mga sekreto para hindi ka agad-agad nagkakasakit. Yung iba, ang daming mga ginagawa pa. Ano? Importante yan na maging active. Isa din sa sekreto, kanina binanggit natin, less na stress, yung active social life, sapat na tulog, proper rest and sleep. Magagawa natin yan. Ano? Talagang dati, nire-request natin kahit isang linggo lang na walang trabaho, masaya na ang buhay. O eto, mahaba-haba. Ang gobyerno naman gumagawa ng paraan para mabawasan yung mga isipin, ano, lalo na yung mga bayarin. Kaya lang, pag sobra-sobra talaga yung utang, yun ang problema. Kailangan ngayon na masarap yung tulog. Kahit na sabihin natin may lockdown nandyan, wag naman magpupuyat. Kahit alam natin na walang gagawin kinabukasan, wag nating sanayin na tanghali na gumising or late nang matulog. Ilagay natin sa oras. Kasi yun yung kailangan, yun yung ma-relax tayo, mabubus yung memory natin, magkakaroon ka ng energy the next day. Kasi kung puyat ka, lalo na kung lampas midnight ka na makatulog, pagising mo kinabukasan, kulang yung energy. Kailangan na yung tulog natin sapat, kasi makatulong yan para yung blood pressure maganda, yung cholesterol level magnormal. Diba? Nakakatulong para ma-reduce yung inflammation, nakaka-prevent ng depression, mabilis kang papayat. Ayan, pagka okay yung tulog, pangpalakas ng immune system para makaiwas tayo dito sa mga infection sa bacteria and viruses. Ayan, sapat na tulog at pahinga, kailangan yan. At isa pa, hydrated, properly hydrated. Inom tayo ng madaming tubig, ano, hindi porke mainit yung panahon, hindi porke nandyan lang tayo sa bahay,
makakalimutan natin, ano, wag mo ng mga soft drinks, tubig muna. Kanina nga dahil sa nasa biyahe ako, kaya yan, may daladala akong tubig. Ito, may baon akong tubig dito sa istasyon. Kailangan na madami tayong iinumin na tubig. Huwag kayo magreklamo kung ihi kayo ng ihi. Normal lang po yan. Diba? Ako nga, pagka talagang napaparami, halos every 15 minutes, kailangan kong pumunta sa CR. So, ganun kadalas. Ano. Pero importante yan, ano, yung pag-urinate para lumabas yung mga toxins. Isa pa, maging balanse yung diet. Madami na tayong pagtalakay tungkol dyan na balanse dapat yung diet natin. Kasi kung hindi, makaka-apekto yan sa ating immune system. Pagka hindi balanse ang diet, pwede kang tumaba, pwedeng magka-problema yung mga organs. Importante yan, ano, na tutukan natin ng pansin. Although sa iba, sawang-sawa na sila sa sardinas. Ano man yung sitwasyon natin, mag-adjust tayo, ano, matatapos din yan. Huwag tayong matakot. Ang importante, tayo ay sumunod, ano, at yan ay para makaiwas tayo sa iba't ibang mga sakit.